sari mo in, pagliligtas niya sa atin. Sa pingin sari mo in, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan ka niya na isang sinungaling. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw. At sa gayo'y malapastangan kita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa ngintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anumang para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon at ipinangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Isa sa mga magandang alalahanin nung kami ay seminarista pa, bago kami magpatuloy sa pag-aaral, kami muna ay ipinapadala sa iba't ibang, sabihin nating sektor ng lipunan, sa mga magsasaka, mga isda, iba't ibang institusyon. Yung iba sa amin nakipamuhay sa National Bilibid Prison. Yung iba naman nakipamuhay sa mga may sakit, sa mga matatanda, nag-alaga ng mga inabando ng mga matatanda. Yung iba naman nakipamuhay sa ampunan. Bahagi ito ng paghuhubog sa mga gustong magpari upang maranasan nila ang iba't ibang karanasan ng tao, no? Para makita at madama ano talaga ang tunay na buhay sa labas ng seminaryo. Kaya ang ebanghelyo natin ngayon ay napakagandang pagnilayan sapagkat ang ating Panginoon ay nagsugo o sinugo niya yung kanyang mga alagad. Una, ang sabi sa ebanghelyo, magpaalis ng mga masamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, at magpahayag ng paghahari ng Diyos. So yung authority na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang 12 alagad ay, kung ating iisipin, halos kapareho ng authority ng ating Panginoon. Sapagkat alam nating lahat na si Jesus ay nagpalayas ng mga may sakit, ng masamang espiritu, nagpagaling ng mga may sakit, at nagpahayag ng paghahari ng Diyos. Para bagang binibigyan ng patikim ang mga alagad kung ano ang mangyayari sa kanila after ng Pentecost. Pagkatapos ng Pentecost, alam natin na sila ay nagpahayag ng salita ng Diyos, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga masamang espiritu. Sa madaling salita, naging missionaries ang mga alagad. Kumbagay, natikman nila ano ang mangyayari matapos ang Pentecost. Alam po ninyo, ang pagpagaling ng mga may sakit, pagpalayas sa masamang espiritu, ay bahagi talaga ng pagpapalaganap o pangangaral ng mabuting balita. Kumbagay, ito yung bunga ng pangangaral ng mabuting balita. Kahit naman ngayon, sa pamamagitan ng mga sakramento, sinisikap na magpagaling ng mga may sakit. Yung iba sa atin, yung ibang pari, may ministry ng exorcism, pinapalayas ang mga samang espiritu. Ibig sabihin, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo, tulad ng aking ginagawa ngayon. Hindi lamang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi may bunga, kundi may ginagawa ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. At yung mga bungang iyon, salamat sa Diyos,
inaani natin. Naniniwala tayo, kaya tayo nandito sa pabansang dambanang ito. Naniniwala tayo sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio, gagaling tayo. Ano man yung ating problema, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos, alam natin ang ating mga problema, malalampasan natin. Inaani natin kung ano yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi lamang tayo ba sa nakaririnig ng salita ng Diyos o nakaririnig ng pangangaral ng salita ng Diyos, bagkus inaani natin ang lahat ng ito. Mga kapatid, kung ating tatanungin, parang ang lupit naman ng ating Panginoon. Sabi sa Ebanghelyo, huwag kayo magdadala ng tungkod, ng supot, ng inyong bihisan o ng salapi o ng tinapay. Ano ibig sabihin ng ating Panginoon? Bakit ayaw niyang pagdalahin ng mga basic needs ang kanyang mga alagad sa pagpapahayag ng o pangangaral ng mabuting balita? Gustong maranasan ni Jesus na maging dependent sila, hindi sa kanilang sarili, kundi una sa Diyos, pangalawa, doon sa mga taong tatanggap sa kanila. Ibig sabihin, magiging depende sila sa pagiging hospitable o hospitality ng mga tao. Alam natin na ating Panginoon ay madalas ginagawa ito. Sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, pangangaral, paggalakbay, madalas siyang nakikituloy ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kung ano yung nasa lamesa, yun din ang kanyang kakainin. Kung anong higaan ang inihanda para sa kanya, iyon ang kanyang tutulugan. At gustong maranasan ni Jesus, iparanas ni ating Panginoong Jesus ang mga ito sa kanyang mga alagad. Magdepende kayo doon sa mga taong tatanggap sa inyo. Parang ang hirap. Parang walang kasiguruhan. Parang ang hirap magtiwala. Papaano kung walang tumanggap? Papaano kung walang magpakain o magbigay ng kakainin? Papaano kung habang galakbay, merong mabangis na hayop, walang tungkod na maaaring maging proteksyon ng iyong sarili? Ano kaya mangyayari sa mga alagad? Kaya mahalaga sa mga nagmimisyon ang talagang magtiwala. Hindi lamang sa Diyos, kundi doon sa mga taong nakikinig sa kanila. Nakadepende sa hospitality, pagiging welcoming ng mga taong nakikinig sa kanila. And then later on, sa huling hapunan, sa Luke chapter 22, verse 35, sabi ng Panginoon, "And when I sent you out without a purse or bag or sandals, did you lack nothing?" And they said, "Nothing." Panginoon, naranasan namin yung naranasan mo. Tinanggap din kami ng mga taong nakikinig sa amin. Sapagkat, kapag mayroong taong nakikinig sa iyo, anong ibig sabihin? Naging epektibo ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung pinangangaral mo, nakikita nila sa iyo. Ibig sabihin, isinasabuhay mo yung iyong ipinapahayag. Ibig sabihin, yung iyong sinasabi ay ginagawa mo rin. Hindi lamang sa bibig ang basihan, kundi sa pag-uugali at pagkatao. Ang author ng ating ebanghelyo ngayon, si San Lucas, gusto niyang maunawaan na yung mga alagad ay maranasan ang naranasan ng ating Panginoon, that they were received by the people as Jesus was, with welcome and hospitality. Ngayon mga kapatid, sa ating buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, inaanayahan tayo maging katulad din ng mga alagad. Isinusugo tayo sa iba't ibang pamamaraan. Hindi naman kasi lahat ay magiging pari, magiging madre. Hindi naman siguro lahat ay magiging relihiyoso. Pero,
Ang pag-imisyon ay bahagi na ng buhay natin bilang kanyang mga tagasunod. Maging misyonero at misyonera tayo sa ating mga pinagtatrabahuhan. Sa mga lugar na kung saan tayo ay maaaring maipakita na tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Hindi lamang sa sinasabi, kundi lalo't higit sa ating ginagawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kamal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Sa bulag, sa pilayay nagmalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kaniyang kabiyak, na kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabayin ang malam. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang at ang kapangyarihan
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumunhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa'yo.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinatanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansan Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay susuportahan ng pambansan Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa OCBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong ay panalangin at ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious article. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayinin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan.